pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagtitipon niya sa atin bilang isang pamayanan ng pananampalataya, bilang isang simbahan upang mapanibago ng kanyang salita, ng katawan at dugo ni Kristo at ng Espiritu na ipinagkaloob sa ating mga puso. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista ay sinugo ng poong may kapal upang maging saksi sa kanyang pag-ibig at habag. Tayo rin ay tinatawagan upang ihanda ang ating sarili para maging saksi sa kaliwanagan na dulot ni Kristo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipaggalob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Hinugis mo akong bata. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao,
Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya ay darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth. At nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacharias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan," wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Anupat naging usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo.
magsiupo muna po ang lahat. Reverendo Padre Jun Sescon, ang ating butihing rektor at kura paroko, mga kapatid na pari, diakono, mga reliyoso at reliyosa, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tinipon niya tayo ngayong araw at minarapat niya tayo na sumamba at maglingkod sa Kanya. At nagagalak ako na makapiling kayo ngayon dito sa Quiapo upang makipagdiwang ng kapistahan ni San Juan Bautista. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga kapatid, matuto tayong maigi sa halimbawa ng kabanalan ni San Juan Bautista. Dalawang aral ang maari nating matutunan: pagkakaibigan at katotohanan. Ang unang aral ay pagkakaibigan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas na ating nabasa ngayon, isinaad na magpinsan sina Jesus at Juan Bautista. Sa mga kwento ng kanilang pagsilang, isinaad na magkamag-anak ang mga nanay nilang sina Maria at Elizabeth. Ngunit hindi lamang basta magpinsan sina Jesus at Juan Bautista. Malalim ang pagkakaibigan nila. Si Juan mismo ang naglarawan sa sarili niya bilang friend of the bridegroom o kaibigan ng lalaking ikakasal. Kumbaga sa salita natin ngayon, kung si Jesus ang groom, si Juan Bautista naman ang best man. Katulad din sa atin ngayon, ang best man noon ay siyang mauuna sa prosesyon at ang papel niya sa kasalan ay para ipahayag sa lahat na malapit nang dumating ang groom sa pagdiriwang ng kasalan. Pero higit sa papel niya sa kasalan, bilang best man, si Juan Bautista ang best friend ng groom. Si San Juan ang pinakamatalik na kaibigan ni Jesus. Malamang hindi lang ito matalinhagang pangungusap. Ang pagiging best man ni Juan at ang pagiging groom ni Jesus ay hindi lamang mga simbolo. Sa halip, ito ay tunay na napaglalarawan sa malalim nilang pag-iintindihan at pag-uugnayan bilang matalik na magkaibigan. Sabi ni Jesus, walang pag-ibig na mas dakila pa kaysa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kaibigan. At ito ang ginawa ni San Juan para kay Jesus. Inalay niya ang sariling buhay para sa Mesiyas, para sa misyon, para kay Jesus. Kaya't itinuring siya ni Jesus na pinakadakila sa lahat. Ang ikalawang aral naman ay katotohanan. Ano bang uri ng kaibigan si San Juan? Siya ay kaibigan sa katotohanan.
isang mahalagang katangian ng pagiging kaibigan, ang pagiging totoo. Ang dalawang taong nag-uugnayan ay matatawag lamang na magkaibigan kung sila'y naging totoo na sa isa't isa. Kung mayroon pang pag-iimbot o pagkukubli man sa pagitan nila, hindi pa sila magkaibigan. Kaya nga't sa salitang katotohanan, nakapaloob ang salitang katoto, sapagkat ang isang kaibigan ay isang katotoo. Ibig sabihin, magkasama sila sa pagiging totoo. Totohanan sila sa isa't isa at magkasangga sila sa paglalahad ng katotohanan sa lahat. Sabi ni Jesus, nagpatotoo si Juan sa katotohanan. Walang ibang pakay si Juan, kundi ang kanyang misyon ng katotohanan. Kaya tunay siyang kaibigan. Kahit na maraming nabighani at naakit sa pangaral ni Juan, ni San Juan, hindi siya nahulog sa tukso na magkunwaring Mesiyas. Malinaw sa kanya ang katotohanan na hindi siya ang liwanag. Malinaw ang pagkilala niya sa sarili niya. Kaya sabi niya, hindi ako ang Mesiyas. At nang matukoy niya ang tunay na Mesiyas, agad-agad siyang nagpatotoo sa liwanag. At itinuro niya si Jesus bilang kordero ng Diyos. Mga kapatid, pagkakaibigan at katotohanan, ito ang itinuturo sa atin ni San Juan Bautista. Subalit nakakalungkot na sa panahon ngayon, madalas ay binabaliwala na ang halaga ng pagkakaibigan at katotohanan. Kaunting pindot lang sa cellphone, friend na ang turing o tawagan. May gumagamit pa ng peking litrato o peking impormasyon para lang makarami ng friends o likes o stars. At sa lalo nating pagbababad sa mga kasinungalingan sa media o chismisan sa kalye, naimpatso na tayo sa mga kwento at kuro-kuro at kuro-kuro, mga pang-uuto, panggagamit, panglilinlang at panluloko. Gagamit pa ng kasinungalingan para lang sa pera o puder. Napakahirap matagpuan ang totoo at ang katoto. Kaya naman, nahihidwaan ang ating bayan at ang ating mga kalooban. Mga kapatid, tularan natin ang ating patron, si San Juan Bautista. Huwag tayong magpadala sa agos ng uso o sa bugso ng tukso. Pangatawa natin ang pagiging kaibigan ni Jesus. Panindigan natin ang katotohanan ni Jesus. Kung lalaliman natin ang pakikipagkaibigan natin kay Jesus, makikilatis nating maigi ang katotohanan. Bilang kaibigan ni Jesus, lubusan nating maisa sa puso ang buong katotohanan sa gitna ng mundong malabo
at pabago-bago. Magpapatotoo tayo sa Kanya kahit sa harap ng pasakit o pag-uusig. Pagkakaibigan at katotohanan, maisaloob na nawa natin itong kabanalan ni San Juan Bautista. O San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Magsiupo po ang lahat. Ang pagbabasbas ng papal insignia noong December 11, 1987 sa kahilingan ni Jaime Cardinal Sin, ang Arsobispo ng Maynila at Monsenyor Jose Abriol, ang kura paroko ng panahong iyon, itinanghal ng Santo Papa sa Roma ang ngayoy San Juan Pablo Ikalawa, ang simbahan ng Quiapo, parokya ni San Juan Bautista bilang Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Ang pagpapasinaya bilang Basilica Minor ay ginanap noong February 1, 1988. Nangangahulugan ito na ang simbahan ng Quiapo ay may natatanging relasyon bilang simbahan ng Santo Papa sa labas ng Roma. Kaugnay nito, ang bawat Basilica Minor ay may mga sagisag na magpapaalala sa ugnayan at misyong ito. Gaganapin natin ngayon ang pagbabasbas ng Tintinabulum at Umbraculum, kalakip ang bagong sagisag ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat.
makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Nilob mo na sa tamang pagsamba sa iyo mula pa noong una, ay magsuot ang iyong mga punong pari ng mga gintong kuliling sa laylayan ng kanilang damit upang magsilbing hudyat ng kanilang pagpasok sa inyong banal na presensya. Itulot mo nang tunog ng kuliling na ito ay magsilbing paalala sa amin ng iyong walang maliw na presensya at kung nasaan si Pedro ay naroon ang simbahan. Tunghayan mo ng may lugod ang aming Santo Papa at itulot mo na siya na hinirang mo upang maging kahalili ni Pedro ay magsilbing malinaw na bukal at pundasyon ng pagkakaisa ng iyong bayan sa pananampalataya at pag-ibig sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo ang anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Diyos naming Ama, nilikha mo kami mula sa wala at patuloy kaming binubuhay sa walang maliw mong pag-ibig. Sa aming pananabik, sa pagbisita ng Santo Papa, ang maliwanag na pinuno ng simbahan dito sa lupa, hinihiling naming ingatan mo siya sa banal na puso ng iyong anak na si Jesus, tulad ng pag-iingat mo sa tabernakulo na gumabay sa iyong bayan sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng haliging ulap. Pagkalooban mo siya ng kalusugan ng isip at pangangatawan upang patuloy niyang pastulin ang iyong bayan tungo sa kaharian ng iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ng kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Oh.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa itong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan nang nagturong darating at narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinanggi, at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alala sa akin. Ipabunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng halugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Oh,
hiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat po ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero, ay dumadalangin ng iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista, ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Sa Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon at si San Juan Bautista. At batiin nyo nga yung katabi nyo, Happy Fiesta! Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Tunay nga ang araw na ito ay pinagkaloob ng Diyos. At tandaan natin, ang Fiesta ng Quiapo ay hindi lang Enero at 9, kundi Hunyo 24, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ngayon ay Fiesta ng Quiapo, Fiesta din ng Maynila, Araw ng Maynila. 452 taong anibersaryo ng lungsod ng Maynila. At sa ating parokya, 435 taon na mula ng itong parokya ay minungkahing itatag ni San Pedro Bautista. Ang simbahan ay itinalaga sa banal na ngalan ni Jesus at sa pamimintuho ni San Juan Bautista. Bago pa dumating ang Poong Nazareno sa Quiapo, simulat sa pool pa lamang magkatambal na sa ating simbahan ang Panginoong Jesucristo at si San Juan Bautista. 35 taon naman na ang ating simbahan ay itanghal na Basilica Menor ng itim na Nazareno ni San Juan Pablo Ikalawa. Tunay ngang naguumapaw ang kabanalan at biyaya sa ating simbahan. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo, nakipiesta, marami hong kainan dyan sa labas. Magsalo-salo tayo. Salamat po. Kayo ang tunay na simbahan. Kayo pong pamayanan, hindi lang dito sa Quiapo, kundi mga deboto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging ng mundo. Kayo po ang dahilan, kaya banal ang simbahan na ito. Palakpakan po natin ang bawat isa. Maraming salamat po sa mga masisipag na mga tagapaglingkod ng ating simbahan, ang MBBN staff, mga miyembro ng ministries at organizations, ang ating mga ihos del Nazareno, mga balangay, mga kababaihan, ang ating mga barangay officials, mga kapulisan, at mga katuwang sa City Hall, at lahat ng mga tumulong upang maisaganap ang ating mga gawain nang nagsimula pa ang nobenaryo, ang ating dalaw patron, mga barangay visitation, hanggang mamaya sa karakol at prosesyon, at sa mga ibang gawaing pangkawang gawa ng ating simbahan. Salamat po't hindi matatawaran ang inyong dedikasyon at kasipagan. Palakpakan natin ang mga naglilingkod sa ating simbahan. Maraming salamat din po sa mga kapatid kumpari na nakiisa sa ating pagdiriwang ngayon. Hindi po namin kaya sa aming sarili ang maglingkod sa napakaraming mga tao. Kaya't utang na loob din po namin sa inyo ang pagsama sa paglilingkod. Lalong-lalo na po ang mga kapatid kumpari sa Vicariate ng San Jose de Troso. Palakpakan po natin ang mga pari. Salamat, Father Frank, Father Earl, Father Hans, Father Robert, Father Jonathan. Tayo'y pinagtagpo dito ng mahal na Poong Nazareno.
tayo'y pinagkaisa sa misyon ng ating Panginoon. Sama-sama tayong lumago sa kabanalan, sa diwa ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno at San Juan Bautista. Samahan niyo po kong pasalamatan ang mga kasama kong pari dito sa Quiapo na tumutulong po sa atin. Thank you, Father. At sa kanyang walang sawang pagsuporta sa atin, tunay niyang ipinadama. Hindi pa ako nakakarating dito sa Quiapo nung ako'y inatasan niyang pumunta rito. Damang-dama ko na po ang kanyang pagtitiwala, pagkalinga, at pagsuporta. Kaya nga po, malakas ang loob ko pong humarap sa inyong harapan ngayon dahil siya po ang nasa likuran ko. Kung pwede nga, sana siya na yung nasa harapan ko. Mas maganda. Pero naniniwala po ako na nandyan po siya lagi. Hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Sapagkat malapit sa kanyang puso ang ating pamayanan. Kaya nga't sa kanyang makaama at ating pastol na laging gumagabay sa atin, laging nangangamusta at inaalam ang ating kalagayan dito, upang lalong maging banal ang dambanang ito. Mula po sa kaibuturan ng aming puso, pagtanaw ng utang na loob, buong buhay habang buhay, maraming maraming salamat po, kanyang kabunian, Jose Cardinal Fuerte Advincula, Arsobispo ng Maynila. Pamilyar po tayo sa simbahan ng Quiapo, sa harapan at sa altar na nakikita ninyo araw-araw. Itong simbahang ito, yung harapan at ang santuario, ay itinayo noong 1933, matapos ng isang sunog noong 1929. Ngunit bago itinatag ang simbahang, itinayo ang simbahang ito, mayroong lumang simbahan ng Quiapo na itinayo noong 1898. At nakaluklok sa lumang simbahan na yon, sa Retablo Mayor, kasama ng mahal na pong Jesus Nazareno, si San Juan Bautista. Magkasama sila noon sa altar nung lumang simbahan. Nasa taas si San Juan Bautista at nasa baba ang mahal na pong Jesus Nazareno. Simula noon, sa loob ng halos 90 taon, ang imaheng iyon ni San Juan Bautista ay nandito sa simbahan ng Quiapo. Ngayon, matapos ng halos 40 taon, may magbabalik. Sa katunayan, nagbabalik na siya sa kanyang tahanan dito sa Quiapo. Maraming salamat po kay Bishop Milo Hubert Vergara ng Pasig at sa pamayanan ng parokya ni San Juan Bautista, dambanang kawayan ng Tipas, Taguig, sa pamumuno ni Father Glenn Gabukayan, Cura Paroko, kasama po ang mga paring Tubong Tipas, Father Daniel Estacio at Father Adam Arellano, sa inyong kabutihang loob at pagkapahintulot na makabalik ang orihinal na imahe ni San Juan Bautista ng Quiapo. Tatanawin naming malaking utang na loob ang inyong kabutihang loob na makauwi at makabalik na muli si San Juan Bautista. Kaya mga kapatid, tumayo po tayo, salubungin at tanggapin nating muli ang pagbabalik ng orihinal na imahe ni San Juan Bautista sa kanyang tahanan dito sa Quiapo. Oh,
San Juan Bautista! Viva! Viva San Juan Bautista! Viva! Palakpakan natin muli ang ating Panginoon at si San Juan Bautista. Magsilhod po tayo at ating pong dasalin ang panalangin kay San Juan Bautista. San Juan Bautista, hirang ng Diyos at malakas na tinig ni Kristo, di ka naghangad ng papuri ninuman. Hindi mo narinig nang sabihin ni Jesus sa mga tao, si Juan ang pinakadakila sa mga isinilang. Alam ni Jesus Nazareno kung ano ang ipinangangaral mo, kung ano ang ipinakikita mo, kung paano ka nabubuhay, kung ano ang ginagawa mo, at kung paano ka namatay. Alam ni Kristong nasa langit ang iyong mga panalangin bilang patron ng Quiapo at ng Maynila. Wala po kaming ibig ipakilala sa mga aba, kundi si Kristong Kordero ng Diyos, pagkat sa kanyang kaharian lamang magiging dakila ang mga makasalanan at mga dukha. Kaya sana po ay magkaroon kami ng tapang para sa pagsasalita, dunong para sa pangangaral at kalinisan para sa pamumuhay. Ang mga pari ng aming parokya, sana po ay mapangasiwaan nila ng buong puso at lakas ang aming pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng misa at mga sakramento, gayon din ang aming paglilingkod sa mga nangangailangan. Magkaisa nawa sa pag-ibig ang mga mag-anak at iba't ibang samahan at ang mga Katoliko at di-Katoliko. Magtulungan nawa ang simbahan at ang pamahalaan sa pagpapairal dito sa Quiapo at Maynila ng katarungan at kapayapaan sa ikauunlad ng tanan magpakailanman. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.